Magandang araw sa inyo lahat. Welcome sa bagong segment ng Looney TV kung saan magsishare ako ng iba't ibang mga paborito kong bagay katulad ng paborito kong mga battle rappers, mga paborito kong local at foreign MCs, mga paborito kong sapatos, mga paborito kong laro, mga paborito kong basketball players, marami pang iba. Dito sa unang episode natin, i-share ko yung top 15 favorite flip-top MCs ko overall sa Filipino Conference. Ilang beses na natanong sa akin tong tanong na to sa mga interviews. Lagi ko sinasabi na paiba-iba to, depende sa panahon. Siyempre may mga MCs na hindi active, may mga bagong dumarating. So, out of almost 200 MCs, ito yung mga napili ko. Kumbaga, kung halimbawa coach ako ng isang basketball team, tapos papapiliin ako ng 15-player team na dream team para sa akin, o kaya magkakaroon ng isa buhay tournament na isasali doon lahat ng mga paborito kong MC sa flip-top, sa Filipino Conference or sa Tagalog Conference, ito yung mga picks ko. Itong top 15 na i-share ko ngayon na listahan ng mga MCs sa flip-top ay overall at sa Filipino Conference. Dahil sa susunod na mga episodes, mag-share din ako ng mga mas specific na categories tulad ng pinakamagagaling mag-freestyle, pinakamagagaling magpatawa, pinakamagagaling mag-rebat, mga paborito kong quotables, at marami pang iba. At saka itong listahan na ito, ito'y updated as of July 2020. Malamang 10 years ago, 5 years ago, o kaya kahit 1 year ago, baka iba yung mga choices ko. At dahil napaka-imposible nilang i-rank from lowest to highest, mas naisip ko na i-share na lang sila sa inyo in no particular order. At para rin makaiwas sa mga komento na baka sabihin kung sino yung una kong binanggit, yun yung least o kaya yun yung best, naisip ko na lang na randomly piliin sila dito sa loob ng sombrero. Sinulat ko yung mga pangalan nila sa 15 piraso ng papel. Kung sino yung mabunot ko, yun ang uunahin natin. Tapos, i-share ko sa inyo kung bakit ko sila nagustuhan. Simulan na natin. Syed. Nagustuhan ko si Syed dahil sa delivery niya, dahil sa paggamit niya ng wikang Tagalog. Bihira lang siya gumamit ng mga salitang English, maliban na lang kung wala talagang equivalent. So, gustong-gusto ko yung pagka-natural ng mga verses niya. Gusto ko siya kung paano siya mag-wordplay, hindi pilit. Kumbaga yung primary meaning niya, mabigat na agad. Tapos yung hidden meaning niya, bonus na lang yun. Kung hindi mo man magets, mabigat pa rin yung meaning nung gustong ihayag ng mga linya niya. Gusto ko rin yung delivery niya. Mabangis yung pag-deliver niya ng mga linya niya pag bumabattle siya. Siguro, pinaka-paborito kong battle niya na napanood ko yung laban nila ni Apex. Sunod. Surgenio. Nagustuhan ko kay Surgenio, syempre yung pagsusulat niya, yung aggressiveness niya sa battle. Hindi lang sa manner ng delivery niya, kundi pati yung drive niya kung paano siya mag-prepare. Nasubaybayan ko yun, hindi lang sa flip-top, pati nung sumali siya sa sunugan sa Nike. Nakita ko yung apoy niya, kung paano siya bumanat. Marunong siya mag-joke, marunong siya bumanat ng mga seryoso, marunong siya mag-wordplay. Gusto ko rin yung delivery niya. At saka
nagustuhan ko siya dun sa battle nila nila Moth. So tingin ko yun yung favorite ko na battle ni Sorgenio, yung laban nila ng Moth nung Isa Buhay Finals. Next. Invictus. Una ko napanood si Invictus dati. Nagulat ako sa mga linya niya kung gaano ka-brutal. Maliban dun, gusto ko rin yung delivery niya. Sobrang linaw, sobrang talim. Yung mga multis niya. Gumagawa siya ng tinatawag natin na hollow rhyme o yung magkatugma yung buong bara sa sunod na bara. Kumbaga yung buong bar itinutugma niya. At yun din, yung mga shocking niya na linya na parang magugulat ka na naisip mo yun at saka nasabi mo yun. Yun, siguro paborito kong battle niya na napanood ko so far. Hindi ko pa naman napapanood lahat ng battles niya. Siguro yung kay Poison 13. Sobrang bangis niya dun. Okay, sunod. Poison 13. Si Poison 13 dati, hindi siya nasasama sa top 10 ko. Pero nitong mga nakaraan na napanood ko yung mga battles niya, parang na-realize ko na underrated siya. So ngayon, nag-decide ako na isama siya sa listahan ko. Si Poison 13, isa sa pinakamagaling mag-multis sa flip-top. Kaya niya mag-multis ng sunod-sunod. Creative din yung mga linya niya. Kaya niya mag-wordplay. Malinaw din yung boses niya. At siguro yung paborito kong battle ni Poison 13 so far sa mga napanood ko ay yung laban niya kay Sixth Threat. Next. Krega. Ito, isa rin si Krega sa mga hindi nasasama sa listahan ko noong mga nakaraan. Pero nung napanood ko yung mga bago niyang battles, actually, dati pa niya ako napapahanga sa, hindi lang sa delivery niya, pati sa kung paano siya mag-multis at yung mga terminolohiya din na ginagamit niya. Kumbaga, hindi masyadong ginagamit ng ibang mga rappers. Matalim din siya mag-rap. Kumbaga, talagang pangbakbakan yung approach niya, yung aggressiveness niya. Gusto ko rin yung mga, gaya nga sinabi ko kanina, unique yung mga words na ginagamit niya. Hindi siya parang gumagaya sa karamihan, na sa approach ng karamihan. Humanga talaga ako sa battle niya. Siguro, siguro yung battle niya kay MZite, tsaka kay Moth. Nagalingan ako dun sa kanya, sa mga battles na yun. Okay, next. Abra. Okay, si Abra, isa siya sa mga pinaka, sabihin na nating hini-hate ng mga kapwa MCs pagdating sa judging. Maraming mga battle siya na tingin ko dapat panalo siya pero nadadala ng, sabihin na nating inggit o natatakot, parang natatakot yung mga judges na dun bumoto sa kanya dahil nasa mainstream siya. Baga ganun naman kasi talaga sa underground mentality, parang itatatwa mo yung isang rapper pag naabot na niya yung mainstream. Pero para sa akin, kilala ko kasi si Abra as an MC. Alam ko yung mga abilidad niya. Isa siya sa pinakamagaling mag-multis sa flip-top. At nung nakaraang Isa Buhay na sumali siya, sayang, ang ganda na nung run niya doon nung natalo niya si Poison 13 tsaka si Invictus. Sayang na nag-choke siya doon kay Pistolero. Sila sana ni Shea magtatapat kung sakali doon sa finals.
alam ko, tumawag pa siya sa akin noon, pinarinig niya sa akin yung 3 rounds niya kay Pistolero, at mas malupit pa yung 3 rounds na yun kaysa dun sa ginawa niya kay Poison 13 at kay Invictus. So ako, nasayangan ako dun. At yun nga, si Abra, isa siya sa pinakaunang mga MCs na sumali sa Flip Top na hanggang ngayon active pa din. At maliban dun, kaya niya rin mag-switch sa English, Tagalog, kaya niya mag-freestyle, kumbaga well-rounded din si Abra. Siguro yun lang yung kakulangan niya minsan, yung pag nag-choke siya, siguro sa preparation niya. At mahirap din kasi hindi mo rin maiiwasan yung politika sa Flip Top, lalo na pag ganun na yung stature mo sa mainstream. Yun. So siguro paborito kong battle ni Abra yung battle niya kay Invictus. Okay, sunod. Balaki. Okay, si Balaki, lagi siya nasa listahan ko nung last year yata. Kasama rin siya dun sa listahan ko. Si Balaki, gusto ko talaga yung mentality niya pagdating sa battle rap. Isa siya sa mga nakakausap ko ng mahaba at malalim pag battle rap yung pinag-uusapan. At naalala ko dati nung lumabas si Balaki, isa rin siya sa mga nag-challenge sa akin na bumalik sa eksena ng battle rap. Dahil nakaka-inspire na may ganung klaseng utak na kasali sa eksena. Kumbaga dati puro jokes lang siya, kumbaga ginawa niyang uso maging matalino at mag-isip. Gusto ko rin yung mga linya niya na creative, na concise, kumbaga short but sweet. Magaling siya na 1-2 puncher. Magaling din siya mag-strategize. Yun lang nga din yung katulad ni Abra. Isa yun sa mga weakness niya, yung pag-choke niya. Pero sa kabila nun, hindi na mabubura yung ginawa ni Balaki sa Flip Top. Talagang game changer siya. Siguro paborito kong battle ni Balaki, siguro yung laban niya kay Tipsy D o kaya kay Flick G. Either dun sa dalawa niya. Okay, next. Smuglas. Okay, si Smuglas, nasa listahan ko rin yan last year. At nung tinanong nga din ako nung Hip Hop Heads TV kung sino yung tingin ko parang pwede kong makalaban na dream match. Yun din yung sinasabi yata ni Enigma na dream match niya, Looney versus Smuglas. Pero alam ko, nagplano rin kami nito na mag-dos for dos. Tingin ko, sobrang unstoppable namin pag naging magka-partner kami nito sa dos for dos. Si Smuglas talagang pinanganak to para maging rapper. Isa yun sa mga tao na kilala ko na born to do this. Unang-una, yung rapping ability niya, talagang top-notch. Sobrang malutong mag-rap si Smuglas. Maliban sa mabilis siya mag-rap, malinaw siya mag-rap, magaling siya mag-freestyle, magaling siya magpatawa. Yung stage presence niya rin, ramdam na ramdam mo. At willing siya mag-evolve. Kumbaga, nasubaybayan ko yung evolution ni Smuglas. Nung naalala ko nung launch ng Critical Condition, 2006 yun, bata pa siya nun. Contestant siya nun sa album launch namin. Siya yung nanalo ng freestyle contest dun. Hanggang sa nagkaroon na ng Flip Top. At nakita ko kung paano niya inaral yung mga bagong styles. Yung wordplay, yung multis. Ngayon na-incorporate niya na yun sa estilo niya. At naging effective siya sa dito sa modernong format ng rap battles. So, from freestyles, nakapag-adjust siya dito sa written ng maayos. So, yun, si Smuglas, paborito kong laban niya.
siguro yung laban niya kay Rapido at kay G-Clown. Okay, sunod. Lanzetta. Okay, si Lanzetta, ba masasabi ko dito? Maliban sa delivery niya, tsaka sa flow niya, na nalalaro niya, na naiiba-iba niya yung cadence niya sa loob ng isang round, katulad siya ni Invictus na kaya rin mag-holo rhyme o yung magtugma ng isang buong bara, medyo obsessed din siya sa syllables, nalalaro niya yung mga pantig, nagagawa niya ng ibang meaning yung mga same syllables, na iba yung meaning, iniiba niya lang yung syllabication. Tapos yung wordplay niya, sobrang advanced, sobrang detalyado niya magsulat na minsan mahirap na siyang magets pag live. Pero katulad ni Sayad, yung mga primary meaning pa rin niya sumusuntok. Pero pag hinimay mo, meron pang second, third meanings. Gusto ko rin yung aggression niya sa bat pag lumalaban siya, yung intensity niya. Ano pa ba? Yun. Siguro paborito kong battle niya na napanood ko ng live. Napanood ko to ng live. Yung laban nila ni Shernan. Okay, sunod. Shea-Yi. Okay, si Shea-Yi, dati rin hindi to kasama sa mga top battle rappers ko. Dati, puro talo, sunod-sunod yung talo nito ni Shea-Yi. Hanggang sa pagkatapos ng laban namin, nakita ko talaga yung improvement niya. Gusto ko kay Shea-Yi, direct to the point siya, kumbaga, concise din siya bumanat. Gusto ko yung delivery niya, yung stage presence niya, kung paano siya intimidating yung stage presence ni Shea-Yi sa battles. Tapos maganda rin yung mga game plan niya na ginagamit, yung mga strategies na ginagamit niya sa mga battles niya. At gusto ko rin yung sarcasm niya tsaka yung projection niya. Nakatulong dito yung siguro nagteatro kasi dati to si Shea-Yi, so nakatulong yun dito sa pagbabattle niya. Pinakapaborito kong battle ni Shea-Yi na napanood ko, siguro kay Fukuda. Sobrang heartless niya dun at sobrang okay, next. Tipsy D. Si Tipsy D, nung nakaraan kasama rin siya sa listahan ko ng top battle MCs. Si Tipsy D, strengths niya talaga, wordplay. Magaling siya mag-wordplay. Iba rin yung approach niya sa wordplay. Kaya niya rin mag... may rebuttal game din siya. Kaya niya mag... Minsan may joke siya. At si Tipsy D, yung katulad ni Balakid na nag-inspire sa akin na ipakita yung... siguro more than usual na pinapakita ko sa rap battles, dahil nung laban namin, isa siya talaga sa mga pinaghandaan ko. Nung laban namin kasi first time ko rin din ulit maging underdog doon sa laban na yun, dahil alam ko karamihan nun nakapusta sa kanya. So na-inspire ako nun at sobrang laking pasasalamat ko na nakalaban ko siya, dahil nailabas ko yung ganong version ko ulit. At si Tipsy D, maliban dun, gusto ko rin yung ano niya, yung passion niya para dito sa battle rap. Hindi man siya naglalabas ng mga songs, makikita mo naman na 100% ng isip, puso at kaluluwa niya binubuhos niya talaga sa battle rap. So kaya laging nasa listahan ko doon kuto si Tipsy D ng mga top battle MC. Siguro paborito kong
battle ni Tipsy na napanood. Siguro yung kay Sinyo. Siguro yun yung kay Sinyo. Okay, nakakarami na tayo. Apat na lang to natitira. Sunod. Apex. Okay, si Apex. Nagustuhan ko kay Apex. Siyempre, alam naman ng lahat na isa siya sa pinaka-effective na joker sa liga. Nakakatawa talaga tong tao na to. Magaling siya mag-multis. Wordplay. Magaling din mag-wordplay si Apex. Actually, siya yung nagpauso ng adlib na wordplay. Isa siya sa pinaka-effective din mag-wordplay. Yung delivery niya rin, malinaw, malutong, tsaka palagi itong prepared. Wala pa ako napapanood na battle ni Apex na nag-joke siya o kumbaga hindi siya handa. Laging handa to. Kumbaga, tulad din ng mga karamihan na nasa listahan na to, buong puso't kaluluwa, utak, buong pagkatao niya, binubuhos niya dito sa battle rap. Siguro, paborito kong battle ni Apex. Mahirap eh. Siguro yung battle nila ni Sayad o yung battle nila ni Sixth Threat. Okay, next. Sixth Threat. Okay, napili ko si Sixth Threat kasi nasubaybayan ko rin yung kung paano siya nagsimula. Ang galing, ang tindi rin ng dinaanan niyang mga balakid. Hindi si balakid, ah. Kumbaga, yung mga dinaanan niyang pagsubok para maabot yung pagiging isa buhay champ niya. Isa siya sa pinakamagaling mag-multis dito sa flip top. Magaling din siya mag-wordplay. Original din yung mga naiisip niyang linya. Naalala ko yun, yung isa sa mga linya na ginamit niya kay Tats. Yung chin niya na linya. Magkarayin pa yun. nagandahan ako dun. Tapos, yung passion niya rin dito sa ginagawa niya. Ramdam na ramdam ko, parang nakikita ko rin yung sarili ko sa kanya nung bata pa ako kung gaano ako ka-passionate sa battle rap. Siguro paborito kong battle kay Sixth Threat yung laban nila ni Apex o kaya yung laban nila ni Tats. Okay, dalawa na lang to. Ini, mini, mini, mo. Mot. Okay, si Mot. Isa buhay champ din yan. So far, tatlong isa buhay champ na yun nandyan. Si Shea, si Sixth Threat, ngayon naman si Mot. Si Mot, undefeated. Hanggang ngayon, wala pa nakakatalo dyan. Nagustuhan ko kay Mot yung overall approach niya sa battle. Napaka-well-rounded ni Mot. Isa rin siya sa mga halos kayang gawin lahat ng elemento sa battle rap. Magaling siya mag wordplay, yun yung strength niya talaga. Tsaka yung inintroduce niya na bagong style sa flip top, yung palindromes, yung anagrams, yung baliktaran. Tapos malinaw din siya mag-deliver. Nakakatawa rin siya mag-joke. Magaling din siya mag-multis. Consistent siya sa lahat ng laban niya, laging handa. Kumbaga para din si Apex to na wala pa ako nakikitang battle si Mot na parang unsure siya sa sarili niya o underprepared siya. At higit sa lahat, isa to sa pinaka-humble na MCs na nakilala ko, si Mot. Siguro paborito kong battle ni Mot, marami. Siguro yung laban niya kay Krega. Tsaka kay Batas. Yan, siguro. Okay, huling MC na.
Sack Maestro. Okay, nagustuhan ko si Sack Maestro. Lagi nasa listahan ko to si Sack Maestro. Noong last year, alam ko nasa listahan ko rin siya. Nagustuhan ko sa taong to. Napakagaling niya magsulat. Isa siya sa pinakamagagaling na lyricist sa Flip Top. Magaling siya mag-rhyme. Yung mga multis niya, sobrang natural. Kumbaga, hindi pilit. Kumbaga, pag in-examine mo yung mga rhymes niya, meant to be na magkakasama yung mga tugma. Ganon din siya sa wordplay niya, hindi pilit. Magaling siya mag-set up ng punchlines. At higit sa lahat, isa rin siya sa mga MCs na kayang mag-rap ng trilingual. Kaya niya mag-rap ng Tagalog, English, tsaka Bisaya. So, maganda rin yun na ma-set up na laban kung maglalaban kami noon ng trilingual battle. Nagawa na nila yun ni Iceberg. Pero tingin ko kaya naming dalhin yun sa mas mataas na level at mas mataas na exposure pag kami yung gumawa nun. Na-excite din ako na mangyari yung laban na yun bago man lang ako mag-retire sa Flip Top. Siguro pinaka-paborito kong battle ni Sack Maestro yung laban niya kay Batas. Okay, so yun yung top 15 Flip Top MCs ko sa Filipino Conference. Tandaan nyo, hindi pa to yung permanent list. Paiba-iba to. Siyempre, depende pa sa mangyayari sa eksena ng battle rap. Lalo na pag bumalik na yung Flip Top, pag natapos na itong COVID-19. At sa mga viewers natin, suggestion ko, pwede nyong i-comment sa baba yung sarili nyong top 15 list. Sabihin nyo rin kung bakit sila yung mga napili nyong MCs. At abangan nyo pa yung mga i-share ko na mga picks ko sa susunod na episodes. Thank you for watching Looney TV.